Walang internet, walang kuryente. At ang mga computer, luma na nga, kulang pa. Yan ang realidad sa mga eskwelahan, sa mga liblib na lugar. Kaya paano kaya sila makasusunod sa mungkahin ng DepEd na gawing online ang klase sa darating na pasukan? Nakatutok si Marisol Abdurraman. Mahigit 3 buwan pa bago ang pagbabalik eskwela, pero problemado na ngayon pa lang si Teacher Femi. Ang pinapasukan niya kasing Katigesin Elementary School sa bayan ng Upisa, Maguindanao, tiyak mahihirapan sa panukala ng DepEd na gawing online ang mga klase dahil sa banta ng COVID-19. Mahina raw ang internet signal at limitado ang supply ng kuryente sa kanilang lugar. Wala kaming doon internet connections. Kahit pa kuryente, isa din yun siya sa mahirap. Karamihan pa sa mga estudyante, walang cellphone o kaya laptop na pangunahing pangangailangan kung mag-online classes. Kapag i-online classes po namin, mahihirapan po talaga ang mga bata. Ganyan din ang sitwasyon sa Obong Elementary School sa Canavid Eastern Samar. Sa pagsasaka lang nabubuhay ang mga residente roon, kaya hindi raw nila prioridad ang pagbili ng mga gadget o computer at ang pagkakaroon ng internet connection. Dito po sa amin kasi mahirap po ang signal. At saka karamihan po sa mga bata dito ay walang mga cellphone at walang internet connection. Kaya imbes na online learning, pamamahagi na lang ng module sa mga estudyante ang naisip na paraan ng mga guro. Dinalhan na lang po namin, hinatiran yung mga bata ng mga reading materials tsaka ng mga activities na pwede nilang answeran para at least hindi sila maging stagnant sa bahay habang nandun lang sila. Noon pa man, hindi na biro ang pinagdadaanan ng mga estudyanteng nakatira sa mga liblib na lugar. Ang ilan sa kanila, kilo-kilometro ang nilalakad para makapasok sa eskwelahan. Yung iba naman, nagtsatsaga lang sa limitadong kagamitan. The struggle is real, ika nga. Lalo pat kailangan na rin nilang makipagsabayan ngayon sa modernong paraan ng pag-aaral. Marisol Abdurraman, Nakatutok, 24 Oras. Mas maluwag man ang